Samantala, Nay Tay, Kapuso, punta naman ho tayo sa For Today's Talk. Ang una ho natin pag-uusapan ay yung lumabas na balita ng isang panayam ni Lola. Lola Chudola Capaz, give me the family name. Lola Chudola, taga Cotabato City ito. Noong isang araw lumabas ang balita na sinabi ni Lola, you have to give me the family name, whatever. Okay, I'll get a family name later. I'm sorry. Anyway, so lumabas si Lola at siya ay nagpa-interview at sinabi na siya daw ay kapatid ng yumaong action superstar na si Rudy Fernandez. Ang kanyang claim ay ipina-adopt nila si The Boy, si Rudy, dahil sa sobrang kahirapan sa buhay. At nag-react siyempre ang ilang miyembro ng pamilya ni Rudy Fernandez. Una nang nag-react dito ay ang kanyang mga anak, si Mark Fernandez. Sabi niya kung totoo ang balitang ito ay sana'y magkita sila. At si Rap Fernandez naman, ang kanyang reaksyon ay dapat ang mga ganitong balita ay fina-fact check o di kaya ay vine-verify muna bago ilabas ng mga news organizations. Samantala, nakakuha din ng Fast Talk with Boy Abunda ng comment mula sa isa sa pinakamahusay na artista at tao dito sa Pilipinas, Miss Lorna Tolentino, na may bahay na mayapang action superstar. Ang sabi ni LT ay kumpleto sila ang pamilya ng mga papeles na magpapatunay na hindi inampon si The Boy. At buhay pa si Ate Merly, talking about Merly Fernandez, also a movie star in the 60s, 70s yata, yes. So, ang sinasabi ng pamilya ay hindi totoo ang claim ni Lola Chudola Galicio. So, hindi po totoo ang balitang ito. Maraming salamat, LT, at sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mga comments tungkol sa balitang ito. Samantala, ang next nating for today's talk ay may kinalaman naman sa dalawang pinagpipitaganang, dalawang nire-respetong mga pangalan sa industriya. Gloria Romero and Caridad Sanchez, two of the greatest actors in Philippine show business. Nagre-reklamo umaalma ngayon ang kanilang mga anak, particularly Marites Gutierrez, hi Marites if you're watching, and Kathy Sanchez Babaw, dahil ginamit si Tita Glo at si Tita Karing sa isang print ad para sa isang essential oil na parang may testimonials ang dalawang aktor na nagsasabing epektibo ang essential oil na ito. Ito po'y hindi totoo. Ito po'y fake news. Naalala ko tuloy yung pinag-usapan natin dito nung isang linggo, yung reklamo din ng former President Gloria Macapagal Arroyo, kung saan ang claim naman ay in-interview ko tungkol sa isang cryptocurrency. So marami pong mga naglipanan ng mga balita na hindi totoo. Fake po ang balitang ito. Hindi po nag-endorse si Ms. Gloria Romero at Caridad Sanchez ng essential oil. Kasalukuyan ay kumukonsulta sa mga abogado ang mga pamilya nila kung ano ang susunod na step. Sa publiko po, mag-ingat. Mag-ingat po dahil hindi po totoo ang balitang nag-endorso ng essential oil si Ms. Gloria Romero at Ms. Caridad Sanchez. Maraming salamat. Samantala, Rochelle, may tanong lang ako. Did you get a chance to work with The Boy? Hindi. Yes po. You did, The Boy, no? And The Girl. Oo, tama. How was it? Kumusta? How is it working with a great action superstar? Sitcom po kasi siya. So, napakagaan ng lagi ng set. And lagi niya kaming tinitreat. Bilang nung time na yung baguhan pa lang ako sa show business. So, para makita yung mga ganong klaseng aktor at makasama mo. Sobrang nakaka-amaze. At talagang hindi ko siya makakalimutan. Kasi superstar, di ba? Napaka-generous niya. Okay, napaka-generous at napaka-bait. Niya. Napaka-bait talaga, wala ka pong masasabi. Ngayon ko lang naalala actually that you worked with the great action star, The Boy, Mr. Rudy Fernandez.